Welcome to Lorraine's Vlog. Dito tayo ngayon sa labas para mag-vlog. So, andito ako sa swing. So, pag may narinig kayong konting ingay, dahil yun sa swing. Kasi ano siya, parang sira na to ata to. Pero, okay lang naman. Magaan naman ako kaya. So, yun. Nag-iingay siya. And I hope na hindi nyo marinig yung hangin. For today's video, i-share ko sa inyo paano makapunta, yung ways, paano makapunta dito sa Finland. And, yeah, a little background about me. Napunta ako dito sa Finland noong 2020. I was an au pair before in Denmark. And before my visa expires, nag-apply ako dito ng residence permit para makapag-stay pa rin ako dito sa Europe. Yung mga ways is, in number one is tourist visa. May mga ilan akong kakilalang nagtuturist dito, and then after that, nag-a-apply sila ng work. So, that's one way paano makapag-stay dito sa Finland. Nagtuturist sila, and then yun, habang andito sila, naghahanap sila ng work, and sometimes, yun, pinapalad naman sila, and yun, nagbibigay yung company na employment contract. So, but it's not a guarantee na kung mag-tourist kayo dito sa Finland is magkakaroon kayo o makakahanap kayo ng work. That's, depende pa rin yan kung makahanap kayo before mag-expire yung visa niyo. Number two is au pair visa. Parang tourist visa din siya. Pero dito kasi sa Europe, may tinatawag silang free movement within EU countries, yung mga residents nila dito. Kagaya sa akin, sa Denmark, may au pair visa ako sa Denmark. So, bago nag-expire yun, naka-process ako. Kumbaga, nakapag-apply ako ng residence permit dito. So, that's also one way. So, number one is yung tourist visa. Number two is yung au pair visa. Number three is student visa naman. Ito yung mga, nag-a-apply sa mga universities. So, yun, nag-grant sila ng student visa. And, nakakapag-stay sila dito at nakakapag-work in. Ay, mahangin. Mahangin siya today. I hope na hindi nyo naririnig yung hangin. Kakapag-stay sila dito within the years na nag-aaral sila. So, pwede silang mag-work. At saka nakakapag-stay talaga sila dito. Number three is yung family ties. Ito yun para sa mga anak ng isang Finnish citizen or asawa ng isang Finnish citizen. Pwede kayong i-apply, as ng residence permit based on family ties. Yun. Pwede din yung may mga hawak na residence permit dito. Kagaya ko, kung for example, kung may ano ako, may anak ako, pwede ko siyang kunin. Ganun. Pero yun nga, yung mga ginagawa ng iba ng mga Filipinos dito, kaya dumadami yung mga Filipinos dito ngayon sa Finland dahil kinukuha nila yung mga family nila sa Pinas, kagaya ng asawa at anak. And also family ties when it comes to mag-boyfriend or girlfriend kayo or live-in. As long as ma-comply nyo yung mga requirements nun. Or pwede kayo mag-apply as cohabiting partners. Yun. And ito talaga, makakapag-stay talaga kayo dito pag meron kayong work. So, pwede kayo mag-apply ng residence permit based on employment. So, pag may nag-hire sa inyo, nagbigay ng employment contract, then you can come here in Finland and stay for as long as kung anong nakasaad sa contract nyo. Yun yung mga ways paano makapunta dito sa Finland and makapag-stay. Hindi po ako expert, disclaimer lang po. I'm just sharing information and experiences about myself and
sa mga friends ko na nakakausap. So, yun yung mga experience nila. So, if you have questions or something na hindi ko masagot, pwede kayong pumunta sa migri.fi. Pwede niyong ma-search yun online about sa mga requirements and other things. Kasi ang dami-dami ng mga questions na hindi ko kaya masagot, kagaya ng pag-apply ng student visa. Kasi wala talaga akong alam sa pag-apply ng student visa. Yung alam ko lang is yung au pair visa. Kasi yun, naging au pair ako. So, yun yung ma-i-share ko. But all those information, makikita nyo naman sa website ng migri.fi. I hope, guys, na naka-help ulit sa inyo tong video na to. Please like, share, and subscribe. Don't forget that notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos ko. Have a great day, guys, and see you on my next video. Bye!